o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan na aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, magdala ka ng langis at pumunta kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko na maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Na magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hiniran ng Panginoon para maging hari. Ngunit, sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hiniran ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao. Ngunit, puso ang tinitingnan ko. Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko. Pahira mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidnan ng langis at pinahiran si David
sa harapan ng kanya mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na andang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa sakit, tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya nararapat sa mga taong naliwanagan sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan niyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan. Mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad niyo sila at ang kanilang mga gawa. Sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng poong mahal sa daigdig ako'y ilaw kapag ako ay sinundan. Sa aking mabubuhay, nagpupuri kami sa'yo,
Jesucristo. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito'y sinugo. Maghilamos ka roon. Ngayon nga ang ginawa ng bulag at ng makabalik ay nakakikita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa. Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, iyan nga. Hindi, kamukha lang, wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ako ng putik, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata, naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakita na ako. Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingili ng araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makagagawa ng ganitong kapabalaghan ang isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya'y isang propeta, sagot niya. Sumagot sila, ipinanganak ang makasalanan at ikaw pa ang nagtuturo sa amin? At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itinawalag ng mga Pariseo, kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na, siya ang nakikipag-usap sa iyo, ani ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Minsan po may lumapit sa akin para mangumpisal. At ang lumapit po sa akin, sabi niya, Father, alam ko pong mabigat ang kasalanang ginawa ko. Ako po ay pumatol sa may asawa. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sa maraming pagkakataon po na ganito ang sinasabi sa akin, lagi kong ibinabalik ang tanong. Ang sinabi ko sa nangumpisal, alam po ninyo ang tama at mali. Hindi na ninyo dapat ako tinatanong. Alam nyo ang tama. Ano po ba ang dapat ninyong gawin? Maraming pagkakataon po na nasa harap na natin ang katotohanan, pero madalas po ay nagbubulag-bulagan tayo. Alam na nating mali, at maraming pagkakataon naghahanap tayo ng dahilan para i-justify ang ating pagkakasala. Ngayon pong ika-apat na linggo ng Kwaresma ay pinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang liwanag, ang ilaw na papawi sa ating madilim na mundo, ang ilaw na papawi sa dilim ng kasalanan. Sa tulong po ng ating mga pagbasa,
Ano ang tatlong biyaya na pwede nating hingin ngayong ika-apat na linggo ng Kwaresma? Una, hiramin natin sa Diyos ang kanyang mga mata. Katulad po ng sinabi ng ating Panginoon kay Samuel, ang batayan ko ay hindi tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Sa maraming pagkakataon sa ating buhay, nagkakamali tayo kapag sinusunod natin ang sarili nating pananaw, ang sarili nating paningin. Kaya, hilingin natin sa Diyos, Panginoon, pahiram po ng inyong mga mata nang aming makita ng maliwanag at mamalas ang gusto mong makita. Pangalawa po, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, ipinapaalala sa atin ni San Pablo, mananatili tayo sa liwanag kung mananatili tayo sa Diyos. Kapag tayo ay tumalikod sa Diyos, humaharap tayo sa kadiliman. Kaya ang paalala niya sa mga taga-Efeso, lagi kayong humarap sa Diyos, nang sa gayon ay manatili kayo sa kanyang liwanag. At nakikita po sa buhay ng isang taong nananatili sa Diyos, nananatili sa liwanag, na siya ay mabuti, matuwid at totoo. Sa ating mabuting balita, ang hihingi nating biyaya, Panginoon, pagalingin mo ang aming mga pagkabulag. Ang aming mga pagkabulag katulad ng sa Pariseo, nabulag sa biyaya ng Diyos, bulag sa kabutihan ng Diyos, bulag na makita si Jesus na Mesiyas at sinugo ng Diyos. Ang pagkabulag na nagiging hadlang para makita ang maraming ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Minsan po, may mga ganong klaseng tao. Ang gusto lang makita ay ang gusto nilang makita. Ngayon, hilingin natin sa Diyos. Pagalingin niya ang mga pagkabulag natin na nagiging hadlang para masundan natin siya. At nawa matularan natin ang pagpapagaling ni Jesus sa lalaking ipinanganak na bulag. Bagamat hindi madali ang kanyang paggaling, hinayaan niyang ang Diyos na ang umakay sa kanya sa liwanag, paunti-unti, dahan-dahan, hanggang sa lubusan siyang nakakita. Kaya po ngayong Laetare Sunday, ang linggo ng kagalakan ngayong panahon ng Kwaresma, ang dasal natin sa Panginoon, Panginoon, pahiram po ng inyong mga mata, nang sa gayon ay manatili kami sa iyong liwanag at gumaling ang aming mga pagkabulag. Panginoon, pahiram po ng inyong mga mata, nang sa gayon ay aming mamalas ang kaligtasan mong magdudulot ng totoong galak at saya. Amen. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ibinunyad ngayon ng Ama ang kanyang sarili bilang liwanag ng sanlibutan, ating ngayong siyang sundan bilang liwanag ng ating buhay, habang ating itutugon, Ama, ikaw ang aming liwanag. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo si Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko sa aming bawat pagpapasya at paglilingkod sa isa't isa. Kami'y dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, gabayan mo ang bawat lingkod-bayan sa iyong katotohanan. Kami'y dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo kami ngayong maraming pinagdaraan ng pagdurusa. Sa kadiliman ng gabi, ikaw nawa ay manatili. Kami'y dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, itinataas namin ang aming mga kapatid na misyonero. Liwanagan mo ang kanilang mga puso upang kanilang masariwa ang tamis ng kanilang unang pagtalima sa iyong misyon ng pag-ibig. Kami'y dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mo makapasok sa iyong walang hanggang liwanag ang mga yumao naming mahal. Kami'y dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Kami'y dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Ikaw ang aming liwanag o Amang mapagmahal, tulungan mo kaming masalamin ang iyong buhay at pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para sa paghahain nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakipang dalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na gaway aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minabuti niyang maging di naiiba sa amin upang ang sangkatauhay mamuhay na namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig na hahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala,
ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaisa ng mga anghel ay nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong
Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa Diyos
Siya'y larawan ni Kristo ang ating mabuting pastol at kanyang iniaalay ang sarili niyang buhay sa lugod at kabutihan ng minamahal niyang kapwa. Sa paglapit sa panganib, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol nananatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng butihing Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay maligtas. Sa sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo ang ating mabuting pastol. At kanyang sarili niyang buhay sa lugod at kabutihan ng minamahal niyang kapwa. Sa paglapit sa panganib, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol nananatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng mabuting Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay maligtas. Sa paglapit sa panganib, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol nananatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng butihing Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay maligtas. Thank you.
Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang dapat namin isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bukas po, 19 ng Marso, ay pangalawang anibersaryo ni Father Earl Valdez, isa po sa mga pari dito sa Quiapo, kaibigan po natin, kaya kung may pagkakataon po kayong batiin at ipagdasal si Father Earl, ay ipaabot po natin ang ating panalangin at mga pagbati. Gayun din naman, ang dami pong pumila sa banal na komunyon, pero hindi po lahat nagsimba. Sa susunod po, umpisahan at tapusin po natin ang banal na misa. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.